18 na magbigay ng mensahe patungkol sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ngayon, nararanasan po natin ang isang malaking pagsubok sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Ito ay yung pandemic na sakit na tinatawag na COVID-19. Karamihan sa ating individual o pamilya, nararanasan ang epekto ng sakit na ito. Maraming nawalan ng trabaho, bumagsak ang negosyo. At yan din, mga stress o na-stress, pagkawala ng kanilang hanap buhay. At ito ang naging sanhi ng mga pagkawatak ng isang pamilya o ng isang individual na nasira ang kanilang pamilya dahil sa ganitong klaseng problema. Ngunit ang lahat ng ito ay pagsubok at panandalian lamang. Ito rin yung panahon para ma-evaluate natin ang sarili natin bilang individual, bilang pamilya, na kung ano yung dapat natin baguhin, ayusin, palakasin, at patatagin. Ang ating mga pinuno, pinapayuhan tayo na manatiling mahinahon at patatag. Si President Nelson, sinabi niya, and I quote, "Jesus asked you and me to, he's inviting us to change our mind, our knowledge, our spirit, even the way we he is asking us to change the way we love King, spend our time, treat our wives, teach our children, and even care for our bodies." Sinabi niya, "Brethren, we all need to repent. We need to get up off the couch, put down the remote, wake up from our spiritual slumber. It is time to put on the full armor of God so we can engage in the most important war of life. It is time to trust in our secret and with all our mind and strength." So, sinabi ni Elder Nelson na kailangan natin na ilagay natin ang armor sa ating sarili, sa ating kaisipan, sa lakas natin, sa strength natin. Dahil ang kasamaan niya ng adversary ay nagtatrabaho po siya ng double time. So, mas lalo siya nagigis na. Letter na lang po na sa tanging paraan lang na ito na pwede natin baguhin yung ating sarili, to change our lives, our mindset sa panahon ngayon. Alam ko yung sinabi ni Elder Nelson to po siya na we must repent. Sa pamagitan lang nito, makakayanan natin itong pagsubok. Isang halimbawa dyan, yung mga antay ni Pailihay na kung saan tinuruan nila Alma ni Almule, na sila yung na-manage before. Nalaman nila yung Ebanghelyo, yung katotohanan, they repent. And they change their mindset and their views. Yung weapons of war, kanila yung binaon sa lupa. At hindi na sila gagawa man. At yung pinangako nila sa rayon na hindi na sila gagawa ng anumang kasamaan laban sa kanila, kapwa nila. I know Prophet Nelson is a true prophet of God. I know bukod sa word of God, in the name of Jesus Christ. Amen.